Nagmamatsyag habang naglalakad si Mon sa gubat. Malapit nang dumilim at wala man lang siyang dalang pang-ilaw sa daanan niya. Ayaw sana niyang dumaan doon, pero yun ang pinakamalapit na daanan upang kaagad siyang makarating sa bahay ng kaibigan niyang nasa kabilang baryo. Habang naglalakad siya ay palingalinga siya. Pakiramdam niya kasi ay may mga matang nakatitig sa kanya habang naglalakad. Hindi siya naging komportable roon, kung kaya minabuti niyang mas bilisan pa ang paglalakad. Tahimik ang paligid at tanging yabag lamang ng kanyang mga paa at mga tuyong dahon na naaapakan niya ang nag-iingay. Pinanindigan si Mon ng balahibo dahil doon. Laking gulat na lamang niya nang biglang nag-ingay ang mga kuliglig sa paligid na sinundan ng mga ibong nagliparan sa dulong bahagi ng gubat. Nagpatuloy siya sa paglalakad at napabuntong hininga nang makalampas na siya sa gubat. Marami kasing haka-haka sa kanila na may aswang na nagpapakita roon. Pagkarating niya sa bahay ng kaibigan niyang si Luis ay kaagad siyang niyaya nitong kumain. Kaarawan kasi ni Luis, kung kaya pilit niyang pinapunta si Mon sa kanilang bahay. Habang kumakain sila ay may narinig siyang may ibinulong ang isang panauhin sa katabi niya. "Yang matandang yan, malaki ang hinala namin na isa siyang aswang." Napakunot noo si Mon ng mga sandaling yun. Nilingon niya kung saan nakanguso ang isang panauhin. Napailing na lamang siya nang makita sa hindi kalayuan ng isang matandang babae na naglalakad habang pilit na binibitbit ang kanyang bayong. Gusto sanang sitahin ni Mon ang dalawa, subalit ayaw niya ng iskandalo. Kung kaya minabuti niyang tumahimik at tignan ng may awa ang matanda habang naglalakad. Natigilan lamang siya sa kakatitig sa matanda nang tapikin siya ni Luis. Biniro pa siya nitong baka sa halip na si Mon ang mausog ay siya pa ang makakausog sa matandang yun. Napatawa lang naman si Mon dahil doon. Niyaya siya ng kanyang kaibigan na uminom ng alak, kung kaya pinaunlakan niya ito. Pero ang sabi niya ay hindi siya gaanong magpapakalasing dahil uuwi pa siya sa kanila. Uminom silang dalawa ni Luis at habang tumatagay ay nakaramdam ng kilabot si Mon nang ikwento ni Luis ang tungkol sa dumaang matanda. Kahit na nakaramdam ng takot si Mon ay hindi niya yon pinahalata. Makalipas ang ilang oras ay minabuti niyang magpaalam para makauwi. Ayaw pa sana siyang pauwiin ni Luis dahil gabi na. Subalit nagpumilit ang lalaki dahil may gagawin pa raw siya kinabukasan. Wala namang nagawa si Luis kung hindi ang ihatid ang kaibigan niya sa kalsada. Nagbiro pa siya kay Mon na mag-ingat dahil baka may makasalubong siyang aswang. Tinawanan lamang siya ng lalaki at sinabing kung totoo man ng aswang ay hindi niya uurungan yun. Lingid sa kaalaman ni Luis ay nakakaramdam na ng kilabot si Mon. Pakiramdam niya kasi buhat nang makaalis siya sa bahay ng kaibigan ay may mga matang nakamatyag na naman sa kanya. Nagpaalam na si Luis kay Mon at nagpasalamat ang lalaki rito. Tahimik na naglalakad si Mon sa daan papasok sa gubat. Pakiramdam niya ng mga oras na yon ay lumalaki ang kanyang ulo at nagsisitaasan ang mga buhok niya sa batok. Mas lalo pa siyang kinilabutan nang makarinig siya ng mahihinang yabag sa hindi kalayuan. Hindi niya alam kung magpapatuloy pa siya sa paglalakad o babalik sa bahay ni na Luis. Nang mga oras na yon ay paunti-unti nang sumisikat ang buwan, kung kaya nakakalakad ng diretso si Mon. Natigilan lamang siya sa paglalakad nang may naaninag siyang gumagalaw sa kanyang unahan. Hindi siya umimik at minabuting umupo upang hindi siya kaagad makita. May naglalakad ah. Takot niyang wika sa sarili habang pilit na inaaninag kung sino yon. Palakas ng palakas ang pintig ng puso ni Mon ng mga sandaling yon. Napatayo na lamang sa kinauupuan niya si Mon nang bigla niyang narinig na umubo ang kinatatakutan niya. Boses matandang babae yun,
kung kaya kahit paano ay nakampante ang lalaki. Kahit may pag-aalangan man sa kanyang puso, ay naglakad siya papalapit sa matanda. Nang mga panahong yun ay sobrang gaan ng pakiramdam ni Mon na tila lumulutang siya. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa matanda. Nang makalapit na siya ay kaagad niyang tinanong ang matanda kung napano siya. Hindi tumugon ang matanda sa kanya, bagkus ay tinitigan lamang siya nito. Napalunok ng laway si Mon dahil sa kaba nang mapansin niyang may dala palang bayong ang matanda. Tinanong ulit ni Mon ang matanda kung napano siya at tumugon naman itong nahihirapan siya sa pagbitbit ng bayong. Magkahalong awa at takot ang nararamdaman ni Mon ng mga sandaling yun. Matalim kasi ang mga titig ng matanda na parang may kung anong binabalak. Dahil naawa siya sa matanda ay nagbuluntaryo siyang siya na ang magdadala ng bayong. Ayaw pa sana ng matanda subalit pinilit niya ito. Agad na binuhat ni Mon ang bayong ng matanda. Sinubukan pa sana siyang pigilan ng matanda pero nagsimula ng maglakad si Mon. Nang medyo nakakalayo na siya ng ilang hakbang sa matanda ay nilingon niya ito. Binalot ng kilabot ang katawan ng lalaki nang makita niyang hindi gumagalaw ang matanda sa kinatatayuan niya. Nakatitig lang yon kay Mon. Dahil doon ay binalikan niya ang matanda at sinabing aalalayan niya ito. Subalit umiling ang matanda at ang sabi niya ay dalhin lamang ang bayong at susunod na lamang siya. Dahil palalim na ng palalim ang gabi ay tumango na lamang si Mon at nagsimulang maglakad. Hindi na niya nagawang lingunin ang matanda sa pag-aakalang nakasunod lamang ito sa kanya. Nung medyo nakakalayo na siya ay saglit siyang tumigil upang hintayin ang matanda. Medyo naging kuryoso pa siya kung ano ang laman ng nasabing bayong. Walang pagdadalawang isip niyang binuksan at saka sinalat ang laman nun. Biglang nanlamig ang katawan ni Mon nang may nahawakan siyang mamasa-masa at malambot na bagay. Sinubukan pa niyang dukutin yun at nang amuyin niya ito ay napaduwal siya dahil sa sobrang langsa. Masama ang naging kutob ni Mon ng mga sandaling yun. At para makumpirma talaga kung ano ang laman ng bayong ay dinukot niyang lahat. Kahit diring-diri siya ay dumukot pa rin siya hanggang sa tuluyan niyang nakapa ang isang malambot at mahabang bagay. Napamura siya ng mapagtanto niyang preskang bituka yon. Dulot ng sobrang kaba ay itinapon ni Mon ang bayong. Akma na sana siyang tatakbo, subalit napatitig siya sa bandang kaliwa niya nang may narinig siyang mabibilis na mga yabag. Napaatras si Mon nang naaninag niyang may kung anong hayop ang tumatakbong pasulong sa kanya. Isang napakalaking asong nagbabaga ang mga mata. Hindi alam ni Mon ang gagawin ng mga oras na yon. Ninais niyang sumigaw, subalit nanuyo ang kanyang lalamunan. Dahan-dahang lumapit kay Mon ang malaking asong umaangil. Sa bawat hakbang ng aso ay patuloy rin ang pag-atras ni Mon. Nagulat na lamang siya nang natisod siya sa ugat ng puno na nakausli. Sinubukan niyang bumangon kaagad, subalit nang akmang tatayo na siya ay tinalunan siya ng malaking aso. Sinubukan niyang kumawala, subalit umibabaw sa kanya ang aso. Walang ano-ano ay kinalmot siya ng aso sa kanyang dibdib. Napaungol na lamang si Mon dahil sa hapding kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang hawakan sa ulo ang aso pero halos hindi niya makapitan dahil napakadulas ng kanyang balahibo. Buong lakas na pinigilan yun ni Mon, subalit hindi niya kaya ang lakas ng aswang. Parang mamamatay na sa sobrang kaba si Mon ng mga sandaling yun. Lalo na nang dahan-dahang nagpalit ng anyo ang aso sa isang mabalahibong matanda. Nagulat si Mon dahil alam niyang iyon ang matandang may-ari ng bayong. Sinubukang magpumiglas ng lalaki habang impit ang boses sa kakasigaw dahil sinimulan siyang sakalin ng matanda gamit ang mga kamay nito. Dinig na dinig pa niya ang angil ng aswang kagaya ng isang mabangis na aso.
Nagulantang na lang si Moon nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang tiyan. Tila may dahan-dahang dumudukot ng kanyang mga lamang loob. Isang malakas na hiyaw ang namitawi kay Moon nang pilit na sugatan ng aswang ang kanyang tiyan. Nagpumiglas pa siya, subalit nang hina ang kanyang katawan dahil sa kirot. Nang pawala-wala na ang malay ng lalaki, ay buong lakas niyang winakwak ang tiyan ni Moon. Kumalat ang dugo sa gitnang bahagi ng katawan ni Moon na siyang mas nagpapatakam sa aswang. Napaungol pa ang lalaki sa kahuli-hulihang pagkakataon. Subalit wala na siyang nagawa ng dukutin ng matanda ang kanyang atay. Inamoy-amoy pa ng naglalaway na matanda ang atay ni Moon bago sinimulang dukutin pati ang bituka ng lalaki. Hinimas-himas pa niya yon bago ilatag sa lupa kung saan niya inilapag ang atay. Hindi rin nakaligtas ang puso ni Moon dahil dinukot din yon ng matanda. Ani pa ng matanda sa sarili niya ay paniguradong masasarapan siya sa kapalit ng natapon niyang pagkain. Nang makuha niya ang lamang loob ni Moon ay dinampot niya ang natapon niyang bayong at saka isinilid yon doon. Kaagad niyang nilisan ng gubat at saka naglakad pa uwi sa kanyang bahay. Dala ang bayong na nagiging sisidlan niya ng lamang loob ng kanyang nagiging biktima. Ilang araw pa bago natagpuan ng bangkay ni Moon. Lahat ng nakakita ay hindi nila napigilang hindi masuka dahil wakwak ang kanyang tiyan at dibdib. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin nabubuhay ang matanda. At kadalasan kapag papalapit na ang gabi ay makikita siyang pag-alagala kung saan niya nanaisin. Dala ang kanyang bayong.